Si Virgie Rivera ay isa sa mga bumisita sa klinik ni Elizabeth Oropesa o Doc Elizabeth na matatagpuan sa Fairview, Quezon City. Nabalitaan daw niya na may mga gumaling sa kanilang karamdaman sa tulong ni Doc Elizabeth. Okay, bakit kayo narito sa klinik ni Elizabeth? Meron lang nagsabi sa akin. May mouth lang namin na balitaan na. Ano raw ang pwedeng mangyari dito sa klinik na? Magaling daw si doktor. Mm-hmm. Ano raw ang nagagawa niya? Nakakapagaling daw ng may sakit. Kailangan maghintay pa muna ni Virgie dahil may mga naunang pasyente na sinusuri si Doc Elizabeth. Si Ma'am Lynn na isang guro mula sa Las Piñas ang pasyente ni Doc Elizabeth nang dumating kami sa kanyang clinic sa Fairview. Labis na pananakit sa likod na halos nagparalisa anya sa kanya ang idinadaing ni Ma'am Lynn. Tinignan ni Doc Elizabeth ang medical records na dala ni Ma'am Lynn at sa kanya ipiniliwanag ang kondisyon nito. Magmula sa T2 hanggang sa may coccyx, meron lang ako kayo. Opo. Alam niyo naman po ibig sabihin ng T2. Okay, thoracic po yun. Thoracic po. Sa pamamagitan ng ilang simpleng stretching procedure, ipinakita ni Doc Elizabeth kung paano maiibsan ang pananakit ng likod ni Ma'am Lynn. Mababa yung... Tingnan nga po sa kanan. Tingnan nyo nga po yung balikat. Hanggang dyan lang. Tingnan po kung yung kaliwa. Dahan-dahan lang po. Sige. Look to your left. Yung left shoulder mo po. Tigas. Tingnan nyo. Mas madali ninyo makita ito kaysa dito. Sige po. Doon po ang kamay. Sige, ngayon po. Huwag nyo itigas, o. Oh. Pantay na po ang inyong binti. Madali lang po magpantay ng binti. Ito po yung inyong, ano, yung kaninang dimple. Oh, pantay na po siya. Kaya lang, hindi po yan permanente. Magkakaroon ka po ng problema after a while, lalo na po pagka nag-cross legs ka. Kaya iwasan nyo muna mag-cross legs hanggat hindi ko kaya na gagawa. Ano? Sa una pa lamang, sinabi ni Doc Elizabeth na may kasamang dasal ang kanyang panggagamot. Hindi pinakuna ni Doc Elizabeth ang aktwal na pagdarasal niya habang nanggagamot, ngunit sa kanyang klinika, makikita ang iba't ibang imahe ng mga santo, kasama na ang imaheng kumakatawan kay Hesukristo at sa Birheng Maria. Sa kanya na mismo nagmula ang kwento na nasa lahi nila ang kakaibang regalo o kaloob na sa panig niya ay hiniling-anyan niya sa Diyos na magamit niya sa panggagamot. Ang kanyang sariling ina, ang kanyang unang nahawakan, unang pasyente, nalunasan ang sakit sa likod sa init na nagmulaan niya sa kanyang mga kamay. I have always been a different child. Ibig sabihin, kung gagamitin yung terminology ng sa ngayon, weird daw ako, bata pa ako. Alam yun ng lola ko, alam ng family ko, because my grandfather is almost the same. Ganun din yung lolo ko, parang lahi namin. Ako lang yung generation na nagkaroon uli nito. Yung nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba, bukod pa sa nakikipag-usap. Yung pagdating naman sa healing, hiniling ko yun. Sabi ko, sana magamit ko sa maayos na bagay na makakatulong. Kaya, dumating yun. Nung mangyari yun, nanginginig muna yung kamay ko. Palagi, hindi ko makontrol. When was this? 10 years ago? 15 years ago? More than 15 years ago. More than 15 years ago, palagi yung gumaganyan na hindi ko makontrol pagka nag-meditate, pag nag-pray. Prayer is another form of meditation. Okay, the best way to meditate is through prayers. So, after a while, na-realize ko na masyadong umiinit yung kamay ko. One time, yung nanay ko, nagpapamasahe sa likod. May masahista kami, matanda na yung masahista namin. Tinawag ko na nanay ko, sabi sa akin nanay ko, tingnan mo nga yung likod ko. Sabi ko, sige po, tingnan natin. Katabi ko yung masahista. Masahista pa rin namin hanggang ngayon. Paghagod ko ng ganyan, lumubog yung kamay ko.
Di syempre, tumili yung masahista, tumili rin ako. Kasi, nagulat ka? Nagulat ako. Hmm. Hindi ko naman... When you say lumubog, anong lumubog? Pumasok sa katawan, sa likod ng nanay ko. It went inside. Hmm. Wala naman dugo. Hmm. Di, syempre, I pulled it out. Tapos, sabi na nanay ko, ano yun, ano yun? Tapos sabi ko dun sa masahista, naku, kamaingay, huwag mo sasabihin sa nanay ko, matatakot yan. Yung masahista ko hanggang ngayon, alam niya. After that, nag-umpisa na ako yung totoong manggamot. Pero nag-aral muna ako kasi iba syempre yung alam mo yung anatomy. Iba syempre yung meron kang diploma. Iba yung tingin sa taong nanggagamot pag may diploma. Noong una, albularyo ang tawag sa kanya. Hanggang sa ngayon nga ay may mga tumatawag pa rin sa kanyang albularyo. Ayaw na matawag na albularyo ni Elizabeth Oropesa o ni Doc Elizabeth. Ayaw mong matawag na faith healer. Ay, and what's ano, may masama ba pag tinawag na tawagin albularyo. Walang masama sa albularyo. Doon naman nag-umpisa lahat. Kahit si Edgar Cayce, pinaka-famous nung araw na siya ang ama ng alternative medicine, parang albularyo. Yun ang tinatawag na sleeping prophets. Yung sleeping prophet, yung self-hypnotism, natutulog siya, tapos saka siya nakakapag-diagnose. Ako, nagagawa ko yun nang hindi ko kailangang matulog. Naka-semi-trance, katulad nung nakita ninyo kanina, nalalaman ko yung problema, yung emotional problem, hindi kailangan ng x-ray. Somehow, nakaka-tune in ako dun sa pasyente, provided nandito, especially pag nandito, nagagawa ko yan. Yun yung gift. Yung pagdating sa pagtawag sa mga parte ng buto o yung organs, yun ang pinag-aralan ko. Alternative medicine. Ayaw kong tawagin albularyo. Kasi dito sa buong, hindi lang yata dito sa Pilipinas eh, pero lalo na rito, hindi ginagalang masyado ang albularyo. Ang tingin nila, ang literal translation yata ay quack doctor. Pangit naman yun. Kahit anya naniniwala siya na kaloob ng Diyos ang kanyang kakayanan na manggamot, nag-aral siya ng alternative medicine o clinical hypnotherapy sa Estados Unidos upang huwag tawaran ng iba ang kanyang kakayanan. Anong inaral niyo? Anong... Bowen, Emmett, alternative medicine, clinical hypnotherapy. Sa Amerika ko yung tinapos. Yun yung pinakahuli, yung clinical hypnotherapy. Ang reason ko naman doon, kung bakit ako nag-aral lang ganun, para pang support ako sa kliniko at sa mga tinutulungan kong pobre. Kasi hindi ko kayang i-sustain at ipagpatuloy ang pagtulong kung wala akong kikitain. Pag nag-clinical hypnotherapy ako, nakakapag-charge ako. Hindi ko pwedeng ilibre lahat kasi wala akong pambayad sa kuryente, wala akong pambayad sa staff. So nag-aral ako. Kaya lang nakakapagtaka rin yung mga taong iba kasi pag sa hospital sila nagpupuntang may charge, walang tanong-tanong, magbabayad sila. Pag sa nagpunta sila sa healer o kaya sa alternative medicine, palagi nilang ini-expect na libre automatic. Hindi naman po. Wala naman nagsusuporta sa akin. Wala pong tumutulong. Wala akong pansweldo. So may mga, yung mga indigents, ibig sabihin po, yung pobre talaga, yun binilibre ko. Yung walang-wala, yung solo-solo. Pag Biyernes, libre po lahat. Pero yung pagdating po doon sa hypnotherapy o kaya yung gumagamit ng machine, naniningil po kami kasi para lang mas marami pang matulungan kasi nag-aarkila lang naman ako rito, hindi naman ako mayaman. Sa kanyang Facebook account, ilan sa kanyang mga pasyente na may cancer ang sinasabing gumaling sa pamamagitan ng paraan ng paggagamot ni Doc Elizabeth. Ngunit ayon kay Doc Elizabeth, malaking bahagi ng pagaling ng isang pasyente ay sa paniniwalang siya ay gagaling at sa paniniwalang magiging kasangkapan siya sa paggaling nito. Kasi kung hindi ka
naniniwala, paano ka gagaling? And, ang paggamot ko sa tao, tatlong level. Yung spiritual muna. Tapos yung emotional, tapos yung physical. Pag hindi mo nagamot yung dalawa, temporary palagi yung paggaling ng physical. Most likely, hindi pati gagaling. Ang bigat. It doesn't have anything to do with religion. Walang kinalaman si religion. Lahat tinatanggap ko. Nagkataong katoliko ka lang. Nagkataong katoliko lang ako. Pero kahit sino ka, kahit anong religion mo, ang tatanong ko sa'yo, nagdadasal ka ba? Pag sinabi, hindi po, o sige, tuturuan kita magdasal. Kahit yung paraan lang ng pakikipag-usap. Kasi maraming nagdadasal na nakahiga o tumatae. Huwag mong gawin yon, kasi Diyos ang kausap mo eh. Kung gusto mong pakinggan ka, igalang mo yung kausap mo dahil kahit tao ang kausap, hindi mo kinakausap na nakahiga unless hindi ka makabangon talaga dahil may sakit ka. Yun ang tinuturo ko doon sa mga tao na pupunta rito. Dasal ka ng dasal, nubina ka ng nubina, tapos natutulog ka, nakahiga ka, nakatulugan mo na. Tapos nagtataka ka kung bakit walang sagot. Paano ka sasagutin hanggang kisa nilang nakarating? Siyempre, uunahin, kahit sa school, uunahin mo yung nakikinig sa'yo at kumagalang sa'yo. Yun ang una mong matutulungan. Ganon din yon. Very simple, common sense lang. Ganon din ang pakikipag-usap sa Diyos. Igalang mo. Igalang mo. Napakalaking bagay nun. Pagkatapos niyang magdasal, kahit na anong klaseng prayers, depende sa religion niya, yun, mag-uumpisa na ako sa healing. The minute you come here, pag hindi ka pinilit, madali ko makita kung anong problema mo. Pero kung pinilit ka lang, kahit makita ko, hindi kita matutulungan. Kasi hindi ka naman makikinig eh. So it has to do with faith talaga. Kaya siguro tinawag na faith healing. But actually, lahat tayo faith healers. Even doctors, medical yes, doctors. Exactly. Even mothers especially. Nakita mo, pagka nadapa yung anak mo, maliit pa, anong ginagawa mo? Kinikiss mo? Niyakap mo? That's healing. Oo. Mm-hmm. Kahit asawa, pag may sakit ang asawa mo, ilagay mo yung kamay mo, tumatalab yun. That's healing. Healing touch yun. Lahat tayo, ang level lang ng energy ang magkakaiba. Mm-hmm. In my case, stronger lang. Kasi yun yung hiniling ko. At awa ng Diyos binigay naman. Lahat anya ay may kakayanang maging kasangkapan ng lunas, ang ina sa kanyang anak, ang lalaki o babae sa kanyang kabiyak. Marami mang nagsabing gumaling sa tulong ni Doc Elizabeth. Siya mismo ang nagsasabing hindi siya ang nanggagamot kundi ang Diyos. Kasangkapan lang anya ang tulad niya. Bago natapos ang hapong iyon, habang nanggagamot, kinilabutan si Doc Elizabeth. Nakatayo lahat ang balayili ko. May dumating. Tandam niyo po ba? Guman ang kanyang kaloob, si Ma'am Lee na pasyente niya ngayon, ay nagpunta sa kanyang klinika, taglay ang paniniwalang gagaling ito. Sige, pag-usapan mo natin pag may privacy na. Pagka ginawa ko yun, huwag dasan nyo lang po kaya kayo nakarating dito kasi ibig sabihin matutulungan kayo. Okay po. Sa Mahayhay, Laguna, nakilala naman namin si Nanay Edna. Marami din ang nagpupunta sa kanya para humanap ng lunas sa kanilang karamdaman. Bagong panahon na pero may mga naniniwala pa ba sa tinatawag na faith healing o mga faith healers? Paano nga ba ang pamamaraan ng panggagamot ng mga faith healers?
Ikaw nakakaalam. Sa Mayhay, Laguna, nakilala namin si Aling Edna Villaran, 64 years old. Siya ay isang kilalang faith healer sa naturang lugar. Apat na oras ang nilakbay namin mula sa Quezon City patungong Mayhay, Laguna upang tuntunin ang bahay o ang tinitirahan ni Aling Edna. Madali naman itong nakita dahil kilala siya sa naturang lugar. Taong 1996, may kakaibang karanasan si Aling Edna. Doon daw nagsimula ang kanyang kakayanang manggamot. Dumating sa aking poon si Malabering Antipolo. Dumarating niya ng alas dos ng gabi ay nagsasayaw. Yan. Ito ang nagsasayaw. Si Mahal na Bering Antipolo. Yan ang poong ko. Kaya ito ay nagkaroon ng basag. Pinasukan niya ng, ano, ng espiritong maganda. Sumasayaw yan. Hindi ko muna matanggap nung nakita ko silang na nakibo na si Nazareno, nakibo na si Malabering Fatima. Hindi ko pa rin matanggap. Yun. Makita ko kumikibo na rin yung cross na may nakadipa. Ay, hindi ko rin matanggap pa. Ay, ako'y nalumpo muna. Hindi ka agad tinanggap ni Aling Edna na siya ay may kakayanang manggamot. Sa katunayan, itinanggi niya ito. May pagkakataon pang ang pakiramdam niya, siya ay nanghihina, parang nalulumpo. Nagkasakit ang kanyang anak, napilitan siyang gamitin ang sinasabi niyang kakayanang manggamot na mula sa Santo Niño. Yung sila lang naman ang isinunod ko na. Kasi kung hindi ko sila sinunod, ay ano, lagi ako may sakit. Ganon. Kaya nag-umpisa na kaagad ako ng panggagamot. Kasi nung una, may matinding anak ako na nagka-diferensya. Ay ngayon, dahil sa hindi ko nga sila matanggap pa, at sabi ko, imposible yung nakikita ko, yung kanilang paggalaw, yung kanilang pagkibo. Kasi natatanong mo, ay hindi ko matanggap. Nung mula noon, tinanggap ko na para gumaling yung aking anak. Kakaiba ang pamamaraan ni Aling Edna. Kung ang isang medical doctor ay gumagamit halimbawa ng isang x-ray machine upang malaman kung ano ang problema ng isang pasyente, si Aling Edna ay ganun din. Meron din siyang ginagamit na pamamaraan na anya ay katumbas ng x-ray machine. Ano iyon? Isang puting papel, malinis, walang sulat, na may kasamang langis. Tama. Ano pa? Pupunin mo yung dahon na para bukas magaling ka na. Ayan o. Walang gaman ang bitukan mo. Puro tubig yan na. Kaya pala naglalagnat yan. May init na tubig po yun. Jesus, ng batang ito. Ay, hindi pwedeng puro tubig. Kailangan ng bitukan na lalamanan. Kasi marami yan. Marami ang bitukan natin. Nalalamanan yan lahat. Pag hindi yan nalalamanan yun, ang tinatawag na cancer. Yung nabilog. Ang bituka, na naglalaway na yung malalapot. Ang bituka, kaya yung iba nasakit ang tiyan. Pitong dahong bayabas, inumin mo pagdating sa bahay. Samahan mo na ng lagundi. Dahong po yun. Isang plato. Ang pamamaraan ni Aling Edna tulad ng ibang faith healers ay nangangailangan ng tinatawag na debosyon. May dasal sila. Tinanong namin sa Aling Edna kung ano ang kanyang idinadasal, kung ano ang kanyang sinasabi sa tuwing siya ay pumipikit at bumubulong. Ngunit sabi niya, ito ay lihim, tanging Santo Niño lamang ang nakakaalam. Sa panahon na ito na maunlad na ang siyensya at malayo na ang nararating nito, may mga lugar pa rin na mayroong isang tulad ni Aling Edna, naniniwala sa tinatawag na faith healing. Ang faith healing o paniniwala sa faith healer ay hindi bago sa Pilipinas. Nagsimula ito sa paniniwala sa mga rebulto, sa kalikasan o kapangyarihan ng kalikasan na kalaunan dahil sa relihiyon ay nauwi naman sa paniniwala sa mga rebulto na anila nagiging kasangkapan
upang magkaroon sila ng kakayanang manggamot. Matagal na ang kwento ng faith healing sa Pilipinas. Marami ng pagkakataon na binasag ang paniniwala sa mga faith healers na tulad ni Aling Edna. Ngunit ang katotohanan, dahil sa mga praktikal na pangangailangan sa lugar na tulad ng Mahayhay, ang kahirapan ang isa sa mga tunay na dahilan kung bakit nananatili ang paniniwala sa tulad ni Aling Edna. So, kana dato po te, nasa sasye, para ilabas yung lagnat, ha? Matagal mo, daw po ng lokban. Kalaman sing pito. Pito rin po yung lokban.